Dolomite. Ayan. Sa Dolomite Beach. Ang akala namin eh, bukas na yun pala, hindi pa. Bukas na yun, bukas. Ayan. Ito yung ano, yung Dolomite Beach. So, ang akala namin nagbukas na yun pala, hindi pa. Hopefully by this month ulit bago mag election sana mabuksan nila ito para makakaka ano naman yung mga ano dito mga tao wala na magkikita na siguro. Bali, hindi mo na pinapayagan siguro. I want to upset them. Can't I do that? Hello, Christine! Yeah. Kami dito. Ayan, andito kami sa Dolomite Beach. Dito sa Ross Boulevard. Kaso nga lang po eh, sarado pa rin under rehabilitation po yung Dolomite Beach natin. Kaya hindi pa pinapayagan ng bumaba doon sa may beach talaga, sa may buhangin doon. Kaya dito muna kami sa taas para masilip namin po yung ganda po ng Dolomite Beach natin. So sana, bago mag-eleksyon, mabubuksan na po yan. Sana nga, sana. Marami namin naman ng namamasyal dito, so wala talaga. Dito lang tayo sa itaas. Dito tayo makapiliin kung mapa. Dahil nakaklose po yung entrance na Dolomite. Ito po nanay. Anay, anong masasabi mo sa Dolomite Beach natin? Opo. Kasi marami kasi natutuwa sa Dolomite Beach natin. Kasi, opo nanay. Opo. Opo nanay, pwede mo subscribe po sa YouTube. O, sa Monday ito na. Sa Monday. Opo, nasubscribe po yung YouTube channel ko. Ma-bell mo yung lahat ng bell button ng lahat ng mga videos ko, manonood ko by kayo po. Will's TV Mix Vlog po. Yun po yung channel name ko po. Kasi ngayon medyo ano na kasi ngayon ang panahon, medyo level 1 na. Marami na po talaga ang namamasyal sa Dolomite Beach. Siguro yung hampas kasi ng alo hanggang dito eh, pero bumabalik pa rin yan yung ano natin, yung white sand natin kasi kaya hampas din yung pabalik dito. Hindi na po. Opo, kasi matagal na po ito na so far andito pa rin naman yung tinatawag na andiyan pa rin naman, makikita pa rin natin yung sa baba, yan, yung white sand na yan. Kaya ito pa rin natin ang patuloy pa rin yung ganda ng Maynila kahit na medyo may pandemic tayo, pero ngayon level 1 na. Ay nakakaikot na tayo sa buong Maynila. Nay, taga-saan po kayo, Nay? Yan na ako, malapit na sa Maynila. Malapit na kapitbahay lang pala tayo kasi kami, Putis kami, sa Cristobal. Sa Nantes, bukit naman kayo. Opo. Nakawit pa ng highway. Opo. Ay, ako dito sa Nantes, di Rizal. Ay, dito lang pala, mas malapit po kayo. Opo. Kaya, kaya pwede pala kayo maglakad-lakad sa umaga o sa hapon. Okay po. Opo. Opo. Ano pangalan po nung nanay? Titas. Nay, Titas po. So nanay, din salamat po na nakilala po ko ngayon kahit sa maiksing oras lang tayo dito. Pero ang kasi taga Maynila po tayo, eh nasaksihan naman natin yung ganda talaga ng Maynila. Maganda naman talaga ang mga tanawin sa Maynila. Opo. Opo. Eh, yun ang mga sasabihin na mo. Ito yung mga sasabihin na mo.
Ay, marami talaga nagsasabi. Oh, yun yung mga yung ganyan, yung mga barko na yan, yung so marami naman tayo dito po na ano. Ah, sige po, sige po. Ay, kunan mo na yan, miss. Kunan mo siya ng picture si mama. Nanay. Eh, sa video dyan. Ah, sa video. Ah, sige, sige po. Dito tayo. Ah, sige na, dito tayo. Ayan, yan po si Nanay Titas po na taga San Andres sa may Liberisa lang po. Malapit lang po siya dito. Kaya mas gusto niya maglakad-lakad sa umaga at saka sa hapon. Para dagdag exercise po yan. Ilan taon na po kay Nanay? Wow, batang-bata po. Oh, batang-bata pa. Kaya dagdag exercise po talaga paglalakad sa hapon kaysa umaga. Makakakuha tayo ng sariwang hangin. Opo. Good luck sa'yo, Nanay. At saka napakasaya ko ngayon kasi may na-interview. Kasi kanina may ano, medyo takot na magsalita. Maka ano masasabi na daw sa'yo. Kaya ako nag-shirt eh. Ang sa akin lang po Nanay, kasi before kasi nawala pa itong Dolomite Beach, iba po talaga ang ganda ng Maynila. Medyo maganda naman, pero hindi katulad ngayon na marami na po talaga masasya natin ng mga pwede tayo umikot sa ibang bahagi pa ng Maynila, sa fountain. Basta marami na pasyalan po dito po. Kaya anong masasabi mo ngayon sa Dolomite Beach natin? Napatuloy po pa rin talaga ang ganda. Kumikinang pa rin yung ano natin, white sand. Napakinakaganti naman natin si Tito. Opo. Hindi yan napakalis itong ano. Opo. Tito. Kaya pagka na luha na yan, para tayo na nasa Las Vegas. Yes, opo. Kasi po, sa tulong na rin po ng abutihing mayor po natin talaga, Mayor Isko po, kaya yan po talaga. Pero kahit naman sino-sino na mamuno sa Maynila, ang hangad naman talaga po yung mapapaganda yung Maynila, yung improvement talaga. Ngayon, sa Maynila, mas mapatigis po sa Manila. Opo, tama. Mga politiko, huwag na nila sila. Ang kanila na lang, kung ano yung sa ngayon, ano magagawa nila. Okay, tama po yun. Tama po. Opo. Opo. Tama po. Tama po. Opo. Kasi ang ano naman po talaga, ang lahat naman talaga na tumatakbong isa lang mga hangad nila, eh mapabuti talaga yung ano talaga. Yung katulad nito, yung Maynila natin, napaganda. Oo, lahat naman ng politiko, yun ang matahangarin na mapaganda talaga. Isa lang naman talaga ang hangarin. Opo. Kaya lang, nakikita na lang nila yung mga pinangako nila na sila nararamdaman niya. Makikita na lang nila kung matutupo nila na ang nandiyan na sila nakausulo sa pwesto. Diba? Opo. Diba? Opo. Tama ba yung sabi? Tama po, naman po talaga. Hindi yung pangako na pag nandiyan na nakaupo lang. Opo. Siguro naman, karamihan naman talaga ng politiko yun talaga yung hangarin na mapaganda talaga ang nasasakupan. Opo. Opo. Presidente, straight tayo. BPM. Ah, President na.
kasi sa bagay, karamihan naman talaga ngayon, may isko, may BBM, may Lenny, may Manny Pacquiao, o sino pa ba yung pino? Pero alam mo, unang bata, ang malaki na ngayon, nasa survey ngayon, bago ko. Pero, meron naman talaga yung kabagay, kagaya sa'yo eh, loyalties ka, loyal, yung loyalty mo kay ano, yan talaga ang maano talaga. Eh, abangan na lang natin sa final round nila kung sino talaga ang mananalo. Kung sino talaga ang mananalo. Kaya yung mga nakaraan na nagtaan ko sa Diego, ang kanilang mga pagkakulit, mga ginawa. Oo, oo, buhayin na nila ngayon ang pagbabong may mga pagkakulit. Oo, oo. Oo, oo. Kasi yung talaga yung ano natin, yung kumbaga pangangamba natin kung matatamatan ng gera. Bakit maayaw nila ng tiktok? Oo nga. Para ang kabuhayan, ito yung tuloy, ito yung mga mahirap, hindi affected sa mga malapit na po sa Boracay. Lalo talang kawawa talaga. Opo. Opo, tama po yun. Yes, amen, amen, amen. Sa ano po sa Monday, ito po ay premiere po sa Monday. So kung halimbawa man, wala akong bullpen dala eh. Pwede mo subscribe. May cellphone ka bang dala? Wala akong ano. Will Stevie Mix Vlog po sa... Wala mo lang. Pag halimbawa siguro... Salamat po nanay. Yes po. Ito mapapanood po ito sa Monday kasi i-edit ko pa ito sa premiere ng ano namin, sa team samahan ko namin. Worldwide po ito mapapanood kasi nasa YouTube na po ito. Halimbawa na i-pop namin. Thank you nanay Nita sa ano kasi taga Maynila tayo. Dapat masaya tayo kung ano po kagandahan ng Maynila. Dapat ipagmamalaki natin kasi dito tayo nakatira. Kaya kami, pinagmamalaki namin lahat ng mga tanawin dito sa buong Maynila dito. Kaya sabi ko, ang masasabi ko lang, napakaganda din naman na nagawa ni Mio Isko kasi nga, pinapaunda din naman ito lahat. Wala akong masasabi. Katulad po sa baby ko rin na cloud coat, may ayoda din si your main kaya yan. Yan, sige. God bless to everyone. Salamat po na, Anita. Salamat. Ayusin mo yan, no? Ayan. Makita mo yan. Happy night, Jerry. Ayan po yung interview ko kay Nay Titas na 78 years old ang nag-antay daw po sa kanina ng mga vlogger na gusto na may mag-interview sa kanya about dyan sa Dolomite. Kaya po, tamang-tama po na datnan po namin si Nanay, gustong-gusto niya talagang pa-interview. Kaya sabi ko, yan, happy po ako sa kanya dahil nasabi niya po ang kung ano po talaga yung gusto niyang opinion. Kaya yan. May opinion din siya about sa mga politiko, kung sino po dapat ang karapat-dapat, ayan. So, ayan, nadami po kami pinag-usapan. Nakatuwa po si Lola po talaga. Ayan, Lola, thank you po and God bless po sa iyo. Mag-ingat po kayo palagi.
God bless po, Lola. Ayan po yung Dolomites Beach po ng Ross Boulevard. Dito po yun sa Maynila. Ayan. So ngayon at temporary close po yung beach natin kasi nga po under rehabilitation po yung Dolomite Beach natin, kaya hindi po pinapapasokan dun sa loob. Kaya hanggang dito muna kami mag aliw-aliw sa itaas, matatana naman po dito sa may overpass, kaya dito lang muna kami sa itaas. So sana magbubukas muli ito, sana bago mag-election po, sana po magbubukas kasi level 1 na po ang Manila ngayon, kaya hindi na ganun kahigpit kasi nga po siguro required pa naman yung face mask, pero hindi pa talaga inaalis po yan kahit na level 1 po tayo, pero hindi na ganun kahigpit dati na talagang kahit saan ka mapunta hingin ka ng mga vaccination card o kaya yung git pass ng barangay, pero ngayon wala na po. Ayan po yung ganda po ng Dolomite Beach, matatanaw po din sa may taas. Ayan, so sa ngayon wala pa talagang pinapayagan na bumaba sa baba. Ayan po, kaya dito lang muna kami. Marami din taong dumating kagaya po kanina nga po sa interview ko na si Lola na 78 years old po, ay nag-aantay po talaga siya na vlogger na may dumating, kaya ayun, natutuwa po sa kanya. Kaya ayan, dito lang muna kami sa itaas. Ayan po.